What's up guys? Welcome back again to J Black TV. And for today, ay meron pa tayong bagong video kung saan po ay share ko lang po sa inyo, lalong-lalo na sa mga kapwa ko, small YouTubers po. Kung meron ba kayong natanggap na katulad ng natanggap ko, so ito po ang nakalagay po dito is important tax return document enclosed. So galing po to sa International Priority Airmail US posted page, Jamaica, New York. Ayun. Ang nagpadala po nito is itong XXVI Holdings Inc. P.O. Box na Ashland, Vancouver ba yun? Or ano ba yung VA niya? So, ayan po. Naka-address siyempre sa atin. Ayan, nandito. Nakpan ko lang para hindi ako ma-discover. So, ayan po mga boss. Kung interesado ka dito sa ating video of the day, stay tuned ka lang muna dyan kasi mag-i-intro muna ako. So, ano pang hinihintay natin mga boss? Let's roll intro! So, we're back po at natapos na po tayo sa ating introduction mga boss. So, yan, pagpatuloy natin at alamin natin kung ano po yung nakapaloob dito sa ating natanggap na email, snail mail. So, yan, dandahan ko lang para ano, hindi masira yung mga documents na nasa loob. Baka may dollar dito ba sa loob, di ba? ITR lang to. Loko lang yung may dollar. Ano to siya? Record to siya ng kung saan po napupunta yung mga binabawas. Diba nasa Google AdSense natin, meron siyang binabawas sila dun sa ating revenue. So dito na rin makikita kung saan po napupunta ang kanilang mga binabawas. So ayan, na-open ko na po siya mga boss. And ayan po. So, open natin siya. So, ayan, 2021 pala ito na ano, na annual report kasi nga copy. Nakalagay dito mga bosses, copy B. Ayan, income 12. So, meron siyang ano dito, income 12. Ano ba itong income 12 na to? Other royalties, for example, copyright, software, broadcasting, and investment payments. Okay. So, ano pula ito siya? Nakalaob dito is foreign persons, US source income subject to withholding. So, ayan. Tapos, kaya rin yung dalawa. So, ang form na ito is form, nakita nyo dyan, form 1042S ng Department of Treasury Internal Revenue Service ng US of A. So, ayun pala, A. Ito ang B. Tapos, ito yung A. Pero wala nakalagay dito. Saan ba yun? So, reports pala ito mga boss na explanation of codes katulad lang ba? Okay, iba siya dito. Itong dalawang to ay mas pareho. Which is, pero hindi naman nakalagay. So, income code, yung 12. Yung 12 dito mga boss is 12. Pay is subject for chapter 4 withholding.
So, comment down below sa baba po kung nakatanggap po kayo ng katulad nito. Check na natin siya mga boss kung pareho ba. Actually, pareho lang po sila. So, ito is for... This is my copy kasi keep for your records. So, tatlong kopya siya mga boss. So, copy B for sa akin is itong C and pareho naman po lahat ng ano. Kirsten. So, nakalagay po dito lahat kung ano po yung ating. For example, dito mga boss, pakita ko lang dyan sa inyo. Meron tayong ilalagay dyan, nakapop up dyan. So, ayan. Meron tayong withholding. Income code is 12, which is, ito pong si 12 is income code. Status code, donation of code, continued. Ito yung, ayan, income code is 12. So, ang nakalagay dito sa 12 mga boss is income 12. 12 is other royalties, for example, copyright software, broadcasting, endorsement, and payments. So, ayan. And gross income is 322, which is, ano po yung ibig sabihin ng 322? 322. Gross income. Asan yung gross income natin mga boss? 322. Hindi ko makita yung 322 na pinag-ano niya dito. Wala siya. Tapos chapter income federal tax withheld is 48. Ano ba yung 48 natin? 48. Hindi kasi tayo kabisado dito kasi iba yung mga ano nila sa for, dito sa Philippines. Ito po yung BIR nila mga boss. So, ayan po siya mga bossing. Pagkibasa nyo lang po dyan yung mga explanation codes na ilalagay ko. Andyan po yung mga ano. And comment down below kasi hindi ko masyadong maintindihan. Mag-comment kayo dyan sa mga katulad ng mga small YouTubers kung nakakaintindi nito kasi ngayon ko lang na-open at hindi ko pa siya nababasa totally talaga. And nalilito ako sa ano. Ano bang gagawin dito? Or wala ba tayong gagawin dito? Kasi meron nakababakanteng hindi nila sinagutan dito sa form na ito eh. Hindi nila hindi lahat po ng ano ay na merong nakalagay. So ayan po. Tulad nito. Yung recipient's date of birth, ganun. So po, for clarification po ay kung sino po yung nakaka-indigent, pag-comment po kung anong ibig sabihin nito kasi ako nalilito din. So ito po ay si Form 1042S, Series of 2021. So hindi naman nakalagay dito kung magkano ba yung total na binawas nila o saan napunta. Ang nakalaman dito is yung mga code niya na andyan po, explanation of codes. Pakibasa nyo lang po na andyan po lahat yan. Nakalagay po sa ating screen. And paki-guide naman po kami, yung mga nanonood nito. Comment down below kung sinong merong maalam dyan sa inyo. Kung ano po yung, wala ba tayong gagawin po dito or i-keep lang po natin ba ito? Kasi nakakalito siya mga boss, totally. Video lang ako para po ma-aware po kayong lahat kung if ever po ay meron nakatanggap din po kayo or hindi pa kayo nakatanggap ng letter na ito. So ayan, again, this is from the XXV Holdings Inc. Ashland VE. Ano ba yung VE? Na ano sa US? Kasi ilangan namang Vancouver yan, Canada yon. So, tapos ayan. Ang nakalagay lang dito is important tax return document.
Pero hindi naman po na ika-indicate dito kung yung mga binawas-binawas sa atin, hindi nakalagay. Mga code-code lang po yung nakalagay. Katulad ng tax paid with withholding agent, amount, yun nakalagay. Total withholding credit, combined box A is 7A, 8 and 9 is 48. So ayun, code na 48. Nawala naman dito yung 48. 48. Kaya nakakalito siya mga boss. Talaga. So paki-guide naman, paki-comment naman po dyan sa baba. Pasensya na medyo mahaba yung ating video. Tapos sulat na yung masabi na iba. Kasi nakakalito lang talaga. So ayun. Yung VA pala is from ano pala ito? Itong XXVI Holdings Inc. PO Box Ashland PA is Virginia pala yon. Hindi pala Vancouver. Virginia, US of A. So ayan po. So again, comment down below po kung meron kayong nalalaman po kung ano po yung dapat gawin natin dito or ano po yung naintindihan nyo sa inyong mga income tax return document po na pinadala ng Google. And thank you for watching mga boss, and this is Jay Black TV saying matsala to all. Peace out. Paki-comment dyan kung nakatanggap kayo or wala pa po. So, bye-bye!